pag gabi, pag bago ako matulog, or paghating gabi talaga, nakakarinig ako ng mga kalabog, mga kaluskus dito sa labas, mga upuan. Andun ako sa may tabi ng pinto dyan sa labas. Saktong pagpasok ko, pag sarado ko ng pinto, ilalak ko siya. May parang dito mismo, parang ginulo siya na magkasalubong sila na hinila. Tapos, pinaghihiwalay sila ba? Tapos, tignan ko, wala namang tao, wala namang nakapasok. Bigla na lang ako magigising na parang may gumugulat sa akin na buo yung boses. Talagang boses siya na parang matangkad na tao yung sumisigaw, parang gano'n. Parang buo lang siya. Tapos magigising na lang ako, tapos yung feeling ko na parang kinakabahan. Hindi rin makakalimutan ni Kathleen ang naging karanasan niya rito nang pumasok siyang barista sa coffee shop. Una talaga, pagpasok ko wala muna. Tapos yung lang. Tapos mga October na yun, October last year. Bali, may naririnig na ako dito. May nag-step, tapos may umuupo, may umaupo. Pag ano, may dadaan lang dito, tsaka siya agad yun. Mahigit 30 taon nang naninilbihan si Marilyn sa pamilya ni Tanya. At kinumpirma niya na maging noon, may mga kababalaghan nang nagaganap sa lugar na ito. Nag-iisa ako, naririnig ko rin yung humihila ng siniya. Pero ano ba yung may tao sa baba? Sa taas? Yung kahit pag nag-iisa ka, pagka-araw ng Linggo, mararamdaman nyo mong may bumabang. Pero wala naman kung titingnan mo. Mas siguro gusto niyang tumao sa bahay na ito. Gusto niyang bantayan yung bahay na ito. Mahal siguro niya yung bahay na ito. Kaya ayaw niyang umalis. Hindi alam ng mga paranormal investigators na sina Alex Angeles, Ana de la Cruz at Rob Rubin ang mga nakakakilabot na karanasan sa cafe na ito. Wala rin kasiguraduhan kung magpaparamdam ang di umano'y mga espiritong ito sa kanila. Pero pagpasok pa lang, agad na raw silang may naramdamang presensya. I think we already have a visitor. It's full blast right here between me and Alex. Yeah, I know. It's more like a sheet. Okay.
maaari raw ma-detect ng EMF or electromagnetic field meter ang anumang pagbabago sa enerhiya sa kapaligiran na maaring senyales na may paranormal entity rito. Ang presensya ng nararamdaman ni Anna kaya ang kaluluwa ng lola ni Tanya. Sinabi ko lang siya, mahaba ang buko. Wala lang, gusto lang niya dito. It's like right in front of Anna. Look, here, nothing. Hindi ko siya sa harap ko. Pag-usap siya. Wala lang, gusto ko dito, gusto niya dito. What is she saying? Sino raw siya? I don't know. Let Anna do that stuff. I'm just trying to get it. Sino raw siya, Anna? Ay, hindi yung pangalan niya. This thing's getting stronger over here, guys. Hindi lang siya dito ha, hindi lang siya. Meron pa rin daw dito. May iba pa. Yeah, it's not just her. It's more than one. Hindi lang siya. Usually with the EMF meter, usually 4 is the presence of 1. If it goes to 10, that's usually double, meaning more than 1 in the area. Sino po kayo? Pwede niyo pong ibang sabihin sa amin po ang inyong pangalan. Ask them why they're here. Bakit po kayo andito? Paglipat sa kabilang kwarto, hindi pa rin tumitigil sa pagtunog ang EMF meter ni Rob. I have false alarm. No, that's not a false alarm. It's good. Napaharam na. Parang nati. Masingit, malamig. Pero mas malakas ang mainit. Malakas ang dito, oh. Malakas. Dito ang init dito sa likod ko, oh. Parang iba dito. Parang hindi ka makahinga. Parang may nakaharap sa likod mo. Parang hindi ka pwedeng dumalaw. Init. Sobra. Okay, something's trippy on the thermometer. Agree or disagree? This is a cold room. Yeah. Okay, now the funny thing, lights here. Temperature here is at 92 degrees and it's supposed to be a cold room. Pwede pong malaman ang mga pangalan niyo po? Ano po ang mensaheng gusto niyo paabot sa mga tao dito? Parang may lalaking. Parang siya na ano, matandang hindi mo mawali kung ano siya. Sa ikot siya ng ikot. May ikot nito. Ano ba na? Nakapagtatakang tumugma ang nakikita ni Anna sa di umano'y lalaking nagpaparamdam naman sa mga empleyado rito. Ang dami nila. Pinahintulutan din kami ng may-ari ng coffee shop na pasukin ang kwarto ng mga stay-in na empleyado. It's pretty steep in here too. We're getting a lot of company. Yeah, it's not just one. Yeah, I know. Dito, sa kwarto. Yes. This place is an entire hotspot. This thing won't die. Ano mensahe gusto niyo ipabot sa mga tao rito? Tapos? Sobra dito. Nakasisikot sa ulo. Nakasisikot dito. Hindi ko kaya. Nakasakit sa ulo. Lakas ng mata ng ano. Ginamit ni Alex ang scrying mirror. Isa raw ito sa mga bagay na maaaring gamitin para silipin ang paranormal world o ang mundo ng mga di pangkaraniwang nilalang. What do you see, Lex? I see an old woman. I also see a gentleman here. The old woman is just like, just wearing a duster or some sort, you know. She's not really that magarbo and the mid and the thing. She likes to portray herself as a simple person. Yeah, happy lang sila rito. And yeah, there's nothing hostile about it. Yeah, there's nothing hostile here.